narito. Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida Carito. Vida Carito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa na naman ho ang maaliwalas, napakaganda at mabiyayang umaga ho sa ating lahat. Alas 11:16 na ho ng umaga ngayon. At Huwebes, sa araw na ito, kaya't kami po ay nandito na naman para ho magbigay sa inyo, maghatid sa inyo ng makabuluhang impormasyon mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, otherwise known as the MHSD, the housing arm of the BARMM, as coined by our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Ngayong araw na ito ay ang ating 101st episode ng ating programang MHS Delivers. Ito ang programang again hatid sa inyo ng MHSD-BARMM. Live na live po tayo sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre live tayo sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development -BARMM o ang MHSD-BARMM nga po. Kung kayo ay hindi pa nakakapag-like o nakaka-follow ng ating page, kayo po ay aming iniimbitahan para ho mas malawak ang maabot ng ating mga info dissemination sa ating ministry para ho sa Bangsamoro. Okay, today is January 12, 2023 at ang ikalabing anim sa buwan ng Jumad al-Akhir, 1444 sa ating Hijri calendar. Marami pong nangyari sa araw na ito. This early, nandiyan na po ang comment from Abdulhamid Alawi Jr. Watching from a distance, the world looks blue. Okay. Yun po ang comment from our PDC chief, Abdulhamid Alawi Jr., also known as Gaddy. Thank you so much for supporting our radio program. And of course, kaninang umaga nga ho, bago bumati itong ating mga kabalay rito sa ating istasyon, ay nagkaroon tayo ng contract signing with our winning bidder, ang JCL 86 Builders para ho sa ating housing project. Diyan ho banda sa may Dato Blasin Suwat, kung saan ang team from the MHSD kasama ho yung ating contractor after ng contract signing ay dumiretso ho sa field for their paunang pagbisita ho sa ating project site para ho makapagplano ng mabuti at maisagawa ang implementasyon ng proyekto. Sabi nga nila nang mayroong baka, hindi po baka na sapi sa Maguindanaon, kung hindi baka po na ang BA stands for bilis at ang KA stands for kalidad. Okay? Mabilis magtrabaho pero de kalidad ang resulta ho ng kanilang trabaho. So yan po ang message of commitment ng ating partner contractor kanina, ang JCL 86 Builders. At ngayon po, dahil handang-handa na ang ating mga kabalay rito na bumati sa inyo, akin na po ang ibibigay. Una, sa bandang kanan natin, ang ating kabalay na si Rhea
Aria, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. At assalamualaikum din po sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood sa ating live stream sa Facebook page. Isa sa mga taga-subaybay natin sa radyo, sabi niya, "Salam mga kabalay, I'm Roger Briswell. My friends and my relatives are always listening here in New Panay, Pigkawayan, North Cotabato. Keep safe mga kabalay. Shukran, shukran, shukran po sa inyong continued support sa ating radio program." Marami din pong nag-comment sa ating Facebook page. Basahin po natin sila mamaya. Sige, sige. Thank you so much kay Sir Roger. Talaga ho nga nangunguna ang kanyang mensahe sa pagpapaalam na ang kanyang buong pamilya ho ay nakikinig sa ating programa. Hindi naman maka-pressure. So hindi maka-pressure. Diyan sa may bandang barangay Panay, no? Pigkawayan, North Cotabato. Okay, remember, ang isa ho sa mga barangay, ay ilang barangay sa Pigkawayan ay bahagi ho ng ating Special Geographic Area, SGA, na parte ho, bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Marami na tayo mga comments dito at medyo dumadami na rin ang ating live viewers. Meron ho tayong 13,000 viewers ngayon sa ating Facebook Live. Sana ho ay dumami pa kayo mamaya-maya. And hello Sir Sam Sally. Okay, na nandito ho sa loob ng ating... hello. Thank you so much. And ngayon po, tayo ay dumako na sa bandang kaliwa natin. Baka makalimutan ko pa ito, no? Ang ating kabalay rito para humati sa atin. Kabalay na Hamsari, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. And good morning po, Ma'am Sally. Kabalay na rin. Good morning. Isa pong maganda at makulimlim na umaga po sa ating mga kabalay na nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig sa kanilang mga radyo. Maraming maraming salamat po sa pag-subaybay sa amin. At nandito na naman po kami sa aming panibagong episode kung saan isang oras na naman tayong magtatalakayan para sa makabuluang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry, Ma'am San. Yan. As you heard, para mas maganda po yung introduction ng ating kabalay na si Ma'am Sally, no? Kaysa sa introduction ng ating host. Iba po pag kayo pang idolo, Ma'am Sally. Chill ka lang man, Kuya Hamsi. Chill. Maka-pressure pag kayo ka. So yun po ang mga pagbati mula sa ating mga kabalay rito. Sila po ay handang-handa na para ibigay ang kanilang assignments na mga impormasyong makabuluhan sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanood ng ating programang MHS Delivers. Nako, gusto ko lang bigyan ng emphasis yung sinabi ng ating minister kanina sa ating contract signing na itong ating ginagawa. Ang transparency, of course, is part of our advocacy of moral governance. And of course, ang ating ginagawa, of course, ang trabaho ko, ibada ko, nakailang of course na ako, no? Of course, trabaho ko, ibada ko, ang ating ginagawa ay parte ng ating pagsamba, no? Pananampalataya. So dapat ho, hindi lang for compliance ang ating ginagawa, kung hindi para ho makapagbigay ng benepisyo sa lahat ho ng ating kliyente, sa lahat ng ating pinaglilingkuran na parte ng Bangsamoro region. Dahil hindi lang po tayo accountable sa BARMM government, sa Bangsamoro people, o sa Philippine government, kung hindi sabi ng ating minister, at most ay sa ating may lalang, sa ating may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan pong isaayos natin ang lahat ho ng ating mga trabaho. Mula yan, kahit saan po tayo, sa way of life natin, dapat tama ho ang ating ginagawa. At dahil dyan, tayo ay magbabalik sa ating programa, pag-araan lamang ng ilan sa ating mga mahahalagang paalala regarding our housing loan project. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin D-Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan.
sulu, at tawi-tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, dalawang piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng dalawang valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong dalawang kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARMM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Pagsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan ho ang ilan sa ating mahahalagang paalala kung kayo po ay interesado na mag-apply sa ating housing loan project. Sa ating ministry, yan po ang siyam na requirements na kailangan nyo pong isumite sa ating opisina. And of course, yan ay i-evaluate for prioritization. At kapag okay po with our partner Pag-ibig Fund, kayo po ay makaka-avail ng one of our housing units sa ating housing loan project. At ang area po niyan, Kabalay na Ria, ay nasaan? Sa Barangay Samba. Dato din Sinsuat. That's right. Maguindanao. Correct. Ang ating phase 2 ng ating housing loan project ay located sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat. The disclaimer doon, kahit na puno na yung mga housing units in the sense na may naka-reserve na sa bawat lote, inaanyayahan pa rin namin na magsumite ang lahat na interesado ng kanilang papeles na requirements para in case sa future meron kaming sunod na mga housing loan projects, at least nakahanda na kayo sa waiting list at may deposit na kumbaga kayo sa inyong housing loan. Yes. Kasi through Pag-ibig at the moment, pero tinitingnan din namin na magsubukan ng ibang financial processing kapag that mas established na ang ministry. That will suit their capacity, no? Kabalay na Ria. Yes. And of yung ating HHSD, ang ating Housing and Human Settlements Division, ay may ginagawang survey ngayon sa ating mga BARMM employees kung ano ang kanilang preferred na uri, no, type ng housing, and of course hanggang saan ang kaya nilang bayaran when it comes to our housing loan projects. At kapag yan ho ay na-consolidate na at na-analyze, doon ho ibabase ang ating mga future housing loan projects, inshallah. Okay, so at this point, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong 101st episode ng ating programang MHS Delivers. Today is January 12, 2023, and the 16th of Jumad al-Akhir, 1444 in the Hijri calendar. At para sa ating balitaan ngayon, ang tanging nating balita ngayong araw na ito. MHSD binerifika ang mga iminungkahing housing beneficiaries sa Burikain. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ng ating kabalay na si Ria. Bilang paghahanda sa nalalapit na turnover at awarding ng 50 housing units sa Barangay Burikayan, Pigawayan, North Cotabato, nagsagawa ang Housing and Human Settlements Division, ang HHSD, ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARMM, ng validation ng 47 mula sa 50 pinunukalang beneficiaryo ng Moro Islamic Liberation Front noong ika-4 hanggang ika-6 ng Enero 2023. Maliban sa pangkalahatang profile, tinanong din ng mga respondents tungkol sa kanilang kasalukuyang katayuan ng kanilang sanitasyon sa tubig, kabuuang kita at mga profile ng miyembro ng sambahayan. Pagkatapos ng mga katanungan, inobserbahan ng mga tagapanayam ang kasalukuyang mga katangian ng pabahay ng mga pamilyang naimungkahi.
sa isinagawang profiling kasama ng MHSD team sa pangunguna ni Engineer Yasser M. Rappen, Chief of Housing and Human Settlements Division, designate ang miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang BIAF, na si Samion A. Ali. Ayon kay Shahara M. Pendaliday, Community Development Officer 1, sa 50 potensyal na benepisyaryo, 3 ang hindi nakaabot sa profiling schedule. Aniya, ang mga na-profile na mga kandidato ay i-validate pa uli sa pamamagitan ng systemized process sa mga susunod na araw. Kasama ni na Chief Rappen at CDO Pendaliday, sina Alisa A. Onse, Development Management Officer 1, Halima L. Derogongan, Community Development Officer 1, Sara Jane M. Usman, Administrative Assistant 1, Swipe D. Sarip, Administrative Aid 4, at Abdul Munain S. Ebel, Chauffeur. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na mamuhay, ako po si Joyria Bintemran Muhammad, nag-uulat. At yan po ang detalye ng ating nag-iisang balita ngayong 101st episode ng ating programang MHS Delivers. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa paghahatid ng ating balita ngayong episode natin. And one of these days, mas marami pa ho kaming balitang ihatid sa inyo kapag nakalarga na ho ang ating mga kasamahan, mga kabalay sa Ministry of Human Settlements and Ministry of Human Settlements and Development, dahil ngayon po ay unang buwan ng taong 2023. And I guess and I believe bago tayo dumako sa ating iba pang bahagi ng ating programa, marahil ay basahin na natin, no? Ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Sige, umpisahan mo, Kabalay na Ria, sa mga hindi pa natin nabasa. Ang isa sa kanila ay si Sir, yung highlight ng ating balita, si Sir Yasser Rappen. Salamu alaikum, watching from MHSD Regional Office. Wa alaikum salam. Okay, and sino pa nga ba? We have Sir Dato Norman Buisan Dada. Assalamualaikum, watching from Opsen. And isang sunod-sunod na message from Damboy Dianalan. Salam sa inyo from Marawi City. Thank you so much for watching our program. Yes. And Kuya Hamsid, nandito rin si Ate Hyra. Baka gusto mo nga. Assalamualaikum po, watching from RO. Pa-shoutout po from Ilu. kailangan mo mabasahin ng mabuti ang shoutout. Ano ang ibig sabihin ng Ilu? Sige nga. Environment, Land Use, and Urban Development Division, I guess. Oh, perfect. That's kapag right. Hindi niya pa man ma-memorize sa dami ng ilod activities niyang inatendan, magagalit sa kanya. Kapag si Aira nag-comment ng shoutout, may ibig sabihin to, Ma'am Sally. It depends. Kung may intindihan natin ang kanyang ibig sabihin. Sunod po si Laila Esmael II. Salam pa, shoutout po. Auntie, ang magandang umaga din po sa inyo. Oh, si Laila Esmael ay ang aking dakilang kasama sa bahay. Ah, maraming salamat, Laila, sa iyong message. Talagang, ano sabihin, nanonood din siya sa Pina. Yes, sinend ko ang ating link sa kanila para manood sila sa ating programa. Sayang, at ang aking mga anak naman nasa eskwelahan. Aside kay Safrina. Isa'y Frina at ang kaniyang auntie na si Chupong. And si Nor sa bahay, happy watching sa inyo. And I would like to read this, no? Itong next na ano. Oh, dahil dear. Kanina, ako nagsabi nung una. Oh, dear. From a distance. Ngayon, ako naman nang... Tatapos sa message ng ating PDCD chief, sabi niya, God is watching us. Okay? God is watching. Mayroon pang link sa Facebook na pinadala. Thank you so much. Okay, magalala, hindi siya virus or anything. Hindi po yan virus, okay? And we have Ibrahim Giamad. Salam, watching from MHSD Planning and Design Division. Yeah, with three... Heart. So it has 9 hearts. Yeah, lovely. On the faces, right? Kabalay na Ria. Okay, at dahil, nako, nabasa ho natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live ngayon, pakinggan muna natin ang isa na namang maikli, subalit napakahalagang paalala para ho sa ating mga tagapakinig. Kung kanina, ang ating finiture, ang ating housing loan project, let us now proceed naman sa ating housing resettlement project sa MHSD-BARMM. At ito po ang ating tinutukoy. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan,
kalamidad. Mga internally displaced persons o IDPs. Mujahideen at kanilang pamilya at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHSDelivers. Yes, indeed, MHS delivers. Yan ho ang ating one of our hashtags. At sabi nga, we don't just say everything, but we deliver. Nako, nakikita ko ang ating window rito na wala mga tao sa ating window. Si Hamsari lang yata ang nandito sa ating Facebook Live. Ayusin po yan ang ating kabalay na si Almansor Ugaw. At kasama niya sa kabilang dako, nako, sa kabilang dako, nasa kabilang kwarto, si Ipe, si Hudaifi Tantua. Thank you so much for being with us today. Para ho dumating kami ng maaliwalas, patiwasay sa ating radio station para ho mamahagi ng mga impormasyon. Yes, yes. At dahil, dahil nga sinabi sa ating ano kanina, what is that? Ha? Huh? It's fine. Gina-transition lang gano'n. Narinig pa rin tayo sa okay, okay, okay. Narinig man tayo. No? It's okay. Para ho, mayroong mystery. May suspense kung sino ba yung Salim Bay Abdullah at sino yung Juwairia bin Eman Muhammad. Okay. Live stream viewers, makinig na lang muna tayo. Yes. Live na live tayo sa DXMS Radyo Bida. Ha? 882 kHz sa inyong AM. No? AM station, AM frequency. Okay, so manood po tayo dyan. Eh, manood tayo. Makinig po tayo. At live rin po tayo sa DXMS Radyo Bida. No? Sa kanilang Facebook Live. Okay. Ang kanilang live streaming. At ngayon ho, pinag-usapan kanina sa ating patalastas na importante yung ating housing resettlement projects. And we have these projects across the BARMM starting from the mainland. Maguindanao and Lano del Sur, meron tayo sa Basilan, meron tayo sa Sulu, at meron tayo sa Tawi-Tawi. Ayan, Basulta. And nalalapit na po ang ating pamamahagi, inshallah. Sana ho okay na ang ating mga guidelines and naisagawa na ho natin ang lahat ng mga proseso, mga sistema na dapat natin maisagawa para ang mauna ho talagang maka-avail ng ating mga resettlement housing projects ay yung pinaka nangangailangan among our applicants, among our beneficiaries. Yes, candidates for our housing resettlement projects. And kanina nga po ay ibinigay ng ating Director General Ismail Ibrahim ang ilang mahalagang impormasyon regarding our projects, housing projects, sa radio program na Alerto Bangsamoro kaninang umaga here sa DXMS. Yes. Studio. Yes, Rufa Mukhalid ang nag-interview sa ating Director General kanina. Kaya meron na po mga advanced information ang naibigay ng ni Evercoolest DG Ismail Ibrahim. Okay? Thank you so much, MHSD-BARMM. Sino nga ba si MHSD-BARMM? Siya po si Dato Nohaz Daud for sending this. One of the parts of our website, nandyan po ang ating detalye po ng bawat key officials ng ating Ministry of Human Settlements and Development, from our directors, a minister, director general, directors, service directors, provincial directors, and the chiefs and the section heads. Ay nakalagay po dyan. Kung if in case kailangan niyo pong malaman
kung sino-sino ba ang key officials ng MHSD-BARMM, okay? Dahil we exist as public servants para ho maglingkod sa inyong lahat. Okay, at this point, tayo ho ay dumako sa isa pang mahalagang bahagi ng ating programa at yan ay ang ating kabalay na riyan. Ano nga ba yan? Ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. So ngayong araw para doon, bago ko kwentuhan yun, paalala lang po ng ating programa may merong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa aming katanungan sa numerong 0955-799-4778. Tumfak. Okay, sige. Okay. And ngayong araw, ang ating IPH, ang inyong alam nyo ba, ay ang isang maikling kwento ng tinatawag na Datubla Sinsuat. Oh, so you wanna bring us to Datubla Sinsuat? Si Datubla ang ang dadala sa atin sa kanyang kwento. Alam niyo ba may full name siya? Datubla T. Sinsuat. May middle name pa siya. Oh, ano yung T? I don't know. Hindi ko mahanap sino magulang niya. Alam ko, okay. marami siyang pinagdaanan ng mga bahay though. So, originally, dati siyang parte ng UPI. Pero naging isa pa siyang municipality matapos ng isang plebiscite noong 2006. Mm-hmm. At naging isang bagong municipality na ginawa para sa Sharif Kabunsuan Province. Aha. So from UPI, nakasama siya sa Sharif Kabunsuan Province. Pero nang nawala ang Sharif Kabunsuan mm-hmm. Province noong 2008, tinawag siyang orphaned municipality. Aday! Orphaned municipality. Naya team. Mm-hmm. Na inadapt ng Maguindanao Province. So there you go. Okay. At nung nahati naman ang Maguindanao Province to Del Norte at Del Sur, uh-huh. nakabilang siya sa Del Norte. Mm. So ang DBS ngayon ay parte na po ng Maguindanao Del Norte. Mm-hmm. So from UPI to Sharif Kabunsuan Province to Maguindanao Del Norte. What a journey! Okay. Nako. Mahaba palang paglalakbay ni DBS, no? Kabalay na Ria. Hindi siya gumalaw, pero maraming dumaan sa kanya natin. Hindi ko ma-imagine kapag gumalaw po si DBS. Audu billah. Hindi ko malaw si DBS. Si Ria kasi ba? Oo, naku naman. Hindi ko malaw si DBS. Marami lang atip ang nagbago sa naglipat-lipat. So, congrats sa DBS. Meron po silang 12 na barangays. Ang isa sa kanila ay ang Lagitan. Kung saan meron po tayong proyekto ngayon na nagaganap. May team po tayo na bumisita doon ngayon matapos ang contract signing na naganap bago-bago lang ngayong umaga. That's right. Para sa construction ng 50 housing units, I believe, uh-huh. na may solar-powered water system level. That's 2. Right. Ang balita niya ay next week, inshallah. Oo. Kyonggod. Kyonggod? Kyonggod. Kyonggod. Kung yan ba ay napronounce ko na mabuti, doon po ang exact location ng ating project. Mm-hmm. So, shout out din po sa mga kabangsamoro natin na independent na nagbabantay sa mga proyekto natin, kagaya nila Cap Jonas. Thank you po sa inyong AV. At pinitio na sa kanyang video. Thank you so niya sa kanyang AV pages. You're really helping us, no? Spread the information. Yes, yeah, that's good. Right. I'll send isend ko ang link sa ating comment section at mag-hi kayo sa kanya. Hi from MHSD. Yeah. Ministry of Human Settlements and Development. In-emphasize na galing yes. kabalay na rin yung no, team. No, I said nothing. Development. Kamaan mo man na. Okay. Shukran. Okay. Thank you so much, kabalay na Ria, sa ating IPH ngayong 101st episode ng ating programang MHS Delivers. So, ang Datubla Sinsuat pala, nako, baka sa ngayon na naaalala nyo ang DBS dahil dinaanan po ng Bagyong Paeng. Marami rin po palang history, no? Kasaysayan itong munisipyo na ito na talagang pinagdaanan. Hindi pinagdaanan, baka akala. Maraming dumadaan. Madaming dumadaan sa DBS. Pero marami ho siyang nasalihan na mga naging Sharif Kabunsuan, parte ng UPI, kagaya nga po ng sinabi ng ating kabalay na si Ria. And now, kabahagi na ho siya ng MHSD bilang one of the locations ng ating housing resettlement project. Okay? At dahil dyan, baka ho dyan manggaling ang katanungan ng ating kabalay na si Ria para sa ating KKK, dapat naalala nyo ang mga salient part o information na binigay sa atin ni kabalay na Ria. And dahil po, gusto kong basahin itong
message sa ating Facebook Live, sa comments, galing kay Fahardana Patadon Abdullah, also known as Fatima Abdullah, ang aking kapatid na babae na pagkaganda-ganda. Assalamu alaikum, pa-shout out kami dito, kaka. Nanonood kasama ang little princess mo. Mashallah! Assalamu alaikum sa Ipina baby! Pini-pini babes! Okay, sana ho ay masaya ang lahat ng tao sa mundo. Yan ho ang wish natin. At lahat ng kanilang pangangailangan ay nakukuha nila ora-orada. Yan ho ang pinagusto natin, inshallah. We are building... Community is building umma. Umma. Hindi lang po yung infrastructure ang sinusuguro natin, pati yung kanilang access sa kanilang basic needs. Yan po ang human settlements. Okay. So at this point, from Ria, let us go to Hamsari. Yo. Para sa kanyang, yeah. HSF. Ano nga ba itong HSF? Kabalay na Hamsari. Anong meron ka para sa amin? Yan. Maraming salamat, Ma'am Sari. Ang taas ng energy ni Kabalay na. Sunod naman na problema. At yan po, Ma'am Sally. Again, good morning po sa ating lahat. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa nakalipas po na episode, tinalakay natin kung ano nga bang ibig sabihin ng orange rainfall at iba pang mga color code rainfalls. Kung saan at ano ang mga ibig sabihin naman nito. Sa nakaraan na episode, tinalakay natin yung orange rainfall or yung bilis or... lakas ng tubig or ulan na bumubuhos. Dami, yung dami ng ulan bumubuhos. Yes, Ma'am Sally. Correct. Para naman po sa episode na to, tatalakayin naman po natin ang ibig sabihin ng tropical cyclone wind signal o yung hangin naman, Ma'am Sally. Tropical cyclone wind signal. TCWS. Or yung mas kilala sa tawag na signal number 1, 2, 3, 4, until 5. Naku, delikado yung 5 na to, Ma'am Sally. Yes po, Ma'am Sally. Darating po tayo dyan. At ito na nga po para po sa tropical depression or and stronger or yung tinatawag na signal number 1. Ito ay may malakas na hangin na sumusukat ng 39 to 61 kilometer per hour, okay, or 20 to 23 knot or yung bilis to 24 to 38 miles per hour or nananaig or inasang magaganap sa loob ng 36 hours. 36 hours? Yes po. Wow. For the tropical signal number 1. 36. Ilang oras po isang araw? 24? Yes plus po. Plus 12. Diba? Isang kalahating yan araw. Yan po yung okay. Saling sukat or bilis ng hangin. Okay. At para naman po sa tropical signal number 2 or tropical storms and stronger, mas pinalakas pa po, na hangin na malakas, malakas na hangin na sumusukat sa 62 to 88 kilometer per hour, 34 to 47 knot or bilis, 39 to 55 mile per hours, at inaasang magaganap sa loob ng 24 hours. Okay. Yun yung sukat ng hangin sa signal number 2. Pag tumagal pa, delikado yes, na sa 24 Ma'am Sally, hours. Okay. Para naman po sa tropical signal number 3 or severe tropical storm and stronger, mas pinalakas ng hangin lakas bagyo na sumusukat ng 89 to 117 kilometer per hour, 48 to 63 knot or bilis ng hangin, 55 to 73 miles per hour ang nananaig o inaasang magaganap sa loob ng 18 hours. 18 hours. Yes, oh, hindi na umabot ang isang araw, okay? At para naman po sa tropical signal number 4 or yun na yung tinatawag na buo na siya, typhoons. Or typhoon, Ma'am Sally. Malakas na hangin na may lakas bagyo din na sumusukat simula 118 to 134 kilometer per hour or 64 to 99 knot or bilis. 73 to 114 miles per hour ang nananaig or inaasang magaganap sa loob ng 12 hours, Ma'am Sally. Okay. At para naman po sa super typhoons or signal number 5. Yan na yung nangyari sa Yolanda. Yes, Ma'am Sally. Ang super typhoon ay nananaig or sumusukat ng 185 kilometer per hour or greater than 100 or bilis na 100, Ma'am Sally. And 115 miles per hour or inaasang mangyayari sa loob ng 12 hours. At kung magiging 24 hours pa ito, Ma'am Sally, hindi ko na po wala. Oh, sa sobrang lakas at yes, bilis. Usually, yes. At hindi po tayo magsasawa magbigay ng mga paalala or mga tips na kanilang dapat gawin. At bago ang baha, ito ang kanilang dapat gawin, Ma'am Sally. Alamin kung gaano ka-prone ang inyong lokasyon sa posibleng baha. Alamin ang sistema or instruction ng babala sa baha sa inyong komunidad. Yes. Panatilihin ang kaalaman sa pang-araw-araw na kondisyon ng panahon. Magtalaga ng isang evacuation area kung saan ang inyong pamilya ay safe doon. That's right. Magtabi ng stock ng pagkain na sapat
para sa posibleng kalamidad, magtabi ng emergency materials na kanila magagamit para for their survivals po, Ma'am Sally. And last, mag-imbak ng mga supply at iba pang mga kagamitang pangbahay na mas mataas sa inaasang tubig, baha. At ano naman po ang kanilang dapat gawin during the baha or flood? Iwasan ang mga lugar na napapailalim sa biglang pagbar o yung mga mababang lugar. Huwag subukang tumawid sa mga ilog na umagos ang tubig kung saan ang tubig ay lagpas. Delikado tuho. Yan. Yes, as you see on your timeline, marami pong tumawid na hindi nakasurvive. Yes po, Ma'am Sally. Yes. It's better to stay po sa isang area na malam natin magiging safe tayo at may pupunta po sa atin yung rescue team. At kumain lamang ng mga lutong pagkain at protektahan ang mga tira laban sa kontaminasyon. Uminom ng malinis or mas maganda yung mga pinakuluang tubig. At pagkatapos naman ng baha, ito ang kanilang dapat gawin. Muling pumasok sa mga tira ng may pag-iingat gamit ang mga any materials na kanilang magagamit. Maging alerto sa mga panganib ng sunog or tulad ng mga sirang wire. Huwag kumain ng mga pagkain at uminom ng mga tubig hanggat hindi ito nasusuri kung meron ba itong kontaminasyon galing sa tubig baha. Iulat ang mga sirang linya ng utility like kuryente, tubig, gas, or telepono sa naangkop ng mga otoridad. At huwag iyon ang mga main switch or gumamit ng mga appliances at iba pang mga kagamitan hanggat hindi ito nasusuri na mabuti. Delikado. At next, kumonsulta sa mga otoridad sa kalusugan para sa mga kinakailangang gamot. At huli, huwag pumunta sa mga lugar ng kalamidad dahil ang inyong presensya ay maaaring makadlang sa pagsagip at iba pang emergency operation ng mga ating mga rescuer team. That's right. At yan po ang ating paalala para sa episode na to, Ma'am Sally. Okay, thank you so much. Talaga namang napaka makabuluhan ng mga impormasyong ibinigay niyo ngayon sa inyong mga kani-kanyang segment ng ating programang MHS Deliver. So from Dato Blasin Suwat, tayo po ay napunta sa signal number 1, signal number 2, signal number 3 na mayroong koneksyon dahil nga ang Dato Blasin Suwat ay dinaanan ng bagyong Paeng, di ba? At ngayon nasa Zamboanga naman po ang low pressure area. That's right. Nako, may mga nakita ho tayo mga litrato ng pagbaha. Nako, hindi lang ho bahang simple kung hindi talagang lubog. Hindi ho, no, lubog yung ibang bahay dyan po sa may Zamboanga. Ingat po kayo dyan, Sir Seed. Di ba nandun sila and ngayon? Stop and our yes, provincial office. Yes, dyan po sa Island Provinces at saka Zamboanga. And, nako, meron nung sabihin, nakalimutan ko, no? Sabihin ko nina. Okay, I would like to say something, but you know, it slipped my mind. That's fine. So baka bumalik din mamaya-maya, no? After ng discussion. After ng ating discussion, masasabi natin. But for now, nga pala, ito na naalala ko na. Ang kahalagahan kung bakit tayo ho sa opisina sa MHSD-BARMM ay nag-i-issue ng locational clearance, Kabalayan Area, ng ating mga licenses. Ang sabi nga ng ating director na si Soharto Wahab, ang ating sinisiguro, ini-ensure, ay ang kaligtasan, the safety of the people residing in the place. Hindi pwedeng magpapatayo ka ng infrastructure nang hindi mo alam yung lugar kung safe ba yun na patayuan ng building, kung safe ba yun na tirahan ng bawat pamilya doon sa lugar na yon. So kailangan meron munang validation at meron tayong locational clearance ng mga licenses para mag-build ho na any infrastructure dyan para masiguro ho natin na ligtas yung lugar na yon para sa mga residente na maninirahan po doon. So yan po ang importance ng ating regulation. Yes, Kabalay Nari? On a more spiritual note, from isa sa mga kabalay natin na nakikinig sa radyo, Sir Haron Saliao, salam mga kabalay, napakaganda ng tips ninyo. Ang idagdag ko dyan ay mag-pray ng 5 times a day at magdasal tayo na hindi tayo tamaan ng signal 345. That's right. Yan ang the best, no? Maliban sa mga tips natin kanina na ibinigay ni Kabalay Nahamsari, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagligtas sa'yo, wala hong makakapag-harm sa kahit na sino, kahit tao, kahit bagyo man yan, or kahit na ano. At yan po ay nakukuha natin from our dua, from our prayers, no? Sa ating pagsasambayang. Ayan, huwag kong kalimutan yan, ang 5 times a day prayer natin. Okay, thank you so much sa ating nagpadala ng kanyang mensahe, Care of Rhea. And by now, nako, dumiretso na ho tayo sa ating MHS Discusses. Ang ating topic ngayon ay ang updates on the MHSD's infrastructure projects. Ano ito?
Kabalay na Ri, introduce mo muna sino ba ang iyong naging katalakayan para sa ating MHSS class. Kabalay na Ri. Okay, at ang ating guest ngayong araw ay isang returning MVP. Kasama po siya sa mga nabumisita sa Barangay Lagitan ngayong araw para sa ating proyektong 50 housing units with solar-powered water system level 2. Siya po ang chief of Planning and Design Division na walang iba kundi si Engineer Zainodin A. Buisan. Rian ng kahapon, ipakilala mo na siya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At narito muli tayo sa isang episode ng MHS Delivers. Narito po tayo sa highlight ng ating programang MHS Discusses. At ngayong araw kasama po natin muli isa sa mga MVPs natin sa MHS Discusses, ang ating Chief ng Planning and Design Division, Sir Engineer Zainodin A. Buisan. Welcome, sir, muli sa ating radio program. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ma'am Joelia for inviting me sa interview na ito. Ako po si Engineer Zainodin Abdul Kadir Buisan, the Chief of the Planning and Design Division. Ministry of Human Sector and Child Development. Welcome, 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 sir. Nakailang episodes na po kayo sa MHS Discusses. Mahal na po kayo ng ating audience at sigurado akong may malaking puso na nakakomment na sa ating Facebook stream. For now, kumusta po ang Planning and Design Division ngayong 2023? Actually, ang Planning and Design Division ay isa sa mga sa anim na division ng MHSD na lubog na nagtatrabaho para sa Bangsamoro. No? We are the division na nakatutok or responsible sa infrastructure program ng MHSD. No? So, kami dito ay limang engineers, may limang engineers sa division ko including me. Meron akong dalawang architects tapos dalawang admin staff. No? So, we plan for this year na magdagdag kami ng at least tatlo or more para mas mapabilis pa yung output na dapat namin mag-deliver. So, kami yung division na nagpaplano sa mga bahay ng ministry para sa Bangsamoro. Pati na rin ang mga training centers, kami yung nagpre-prepare ng tinatawag natin na detailed engineering design. Yung plan and program of works is nasa division ko. So, temporarily, kami na rin ang implementation division temporarily. So, yung mga project na pinaplano namin ay ini-implement na rin natin for the months of March. Temporarily. Well, for now, i-focus natin yung mga actual works ninyo na makitaan kung gaano kalubog ang ating PDD ngayong 2023. Sa ganung paraan, sir, ilang units na banggit ninyo po, pabahay pati training centers, ilang units na po ng pabahay at training center ang malapit na matapos or natapos na ang construction para sa taon ito at sa mga susunod pa nakikita ang mga buwan ngayong taon? Fortunately, no, ang ministry natin ay meron currently na yung may funding na na-download sa MHSD from MFBM ay meron tayong more than 2,593 unit, housing units. Aha. Plus yung meron tayong tinatawag na TDIF, yung Transitional Development Impact Fund na under sa mga member of the parliament. So, and from 2020 2021 at 2022 meron tayong total na 32 units so far na i-implement or ongoing implementation ng projects natin. Kasi sa atin ay dito sa BARMM ay meron tayong iba't ibang klase ng sources of fund. Mm-hmm. Nandiyan yung General Appropriations Act or yung tinatawag na yung GAAP. Mm-hmm. Na regular fund din ang tawag natin diyan. Then meron naman tinatawag na Special Development Fund, yung SDF. Tapos meron naman TDIF, which is yung TDIF is nakaangkla din dun sa GAAP, yung regular fund. Special lang siya since this is a project for the member of the parliaments. No? So far yung sa tanong mo na kung ano na yung status ng mga project natin. Currently, as I think as of December 31, last year na no, ng project natin, yung report namin to the kay minister sa mga boss namin ay out of those 2,593 units, meron tayong
for turnover na 257 units. 257 so, units. Inshallah, parang based doon sa napag-usapan ay isasabay yung symbolic ceremonial program nitong projects na ito na i-turnover ng contractor or LGUs sa isasabay siya sa during BARMM anniversary ng region. No? So, meron tayong 1,833 ongoing, kwan lang ito as housing units natin at okay ko, no? 1,833 na ongoing projects, buong region-wide na siya. And then, may mga ongoing procurement tayo na more than 200 units. And then, may mga not yet started tayo na 300 units, which is, ito yung mga bago lang natin nakuha ng mga funding. So, yung aside from yung sources ng 2,593 units ay galing na yun sa regular fund at SDF funding from 2020 to 2022, no? In fact, by 20, meron tayong SDF 2022 na we expect sana na ma-download itong funding or request natin sa MFBM. We're just waiting for the signature of the Chief Minister na ma-approve ito, an additional of 350 units that is funded under SDF 2022. No? Inshallah. So, yun yung kalating. For the training centers natin, yung TDIF, meron tayong TDIF 2021, may TDIF 2022. So, yung 2021, meron tayong 19 units. Tapos yung 2022, meron tayong 12 units. So, yung 19 units ay lahat noon ongoing na. Tapos meron pa tayong SDF 2020 na isa na training center din siya. Ongoing na rin ito. Yung TDIF 2022 ay ongoing ngayon yung pag-prepare natin ng project implementation para isabak natin sa bidding. So, all in all, 32 units yun siya. Yung inaasikaso natin ngayon na funded for the Ministry of Human Settlements. Lahat yun kasama ang 9 million staff. Yes, we are a parang kumbaga multitasking division, no? What's good in my team is they are quite fast learner and mabibilis magtrabaho just like you sa ICS. Hey. No? And they are very inspired that the reason why we do is why we do this kind of job is because we wanted na yung output natin ay maibigay or magkaroon ng impact sa bangsa Moro people. Kasi especially this housing projects is a basic needs and pero yun, ibibigay sa tao or housing load man yan or pamimigay, napakalagay yung impact. Shoutout din sa ating ongoing, yung mga not yet started pero magsa-start na. Currently, habang ipa-play itong episode na ito, itong interview na ito, meron po tayong contract signing para sa ating isa pang housing development project na funded by SDF. This will be sa Barangay Lagitan. Yes. I believe, sa DBS. Project in Barangay Lagitan is known as housing development project. No? Mm-hmm. Isa ito sa mga, parang, I think pwede siya makonsider na camp transformation program. Community transformation program, yes, but intended for the MILF combatants, yes, yung mga kasama natin sa MILF. So, ang project na ito ay 50 units with water system. So, inshallah, masisimulan na siya. January 11 yung contract signing. In fact, today ay galing kami kay Mayor Marshall to conduct a courtesy visit with our Director General and the Provincial Director of the Maguindanao. Nandun tayo para magkaroon ng courtesy visit. Dinala na natin yung contractor doon para magkaroon ng pagkakakilanlan. And then, right after the contract signing tomorrow, ay didiretso tayo sa site para mag-start na sila. Magdadala na sila ng heavy equipment. Yun ang reason kung bakit nagre-recording tayo ngayon. Para sa, kasi kasama po si Sir Zai sa ating DBS team na pupunta doon para tingnan yung site. Ulit, January 11 po ang recording ngayon nitong interview. January 12 yung ceremonial contract signing. At immediately after ng contract signing, same day, January 12, pupunta po ang MHSD team, primarily PDD team natin, sa DBS, sa Barangay Lagitan. Which I was informed na ingat-ingat lang po kapag maulan. Kasi, prone, danger area. Ito na yung part of the job is to take a risk. Yun yung basta engineer, architects, ganyan talaga. Pero may mga in support din sa PDD ay
meron din tayong team sa provincial office sa Mindanao. In fact, yung kanina kasama natin si provincial director Noradin Abdullah, na kasama siya dun sa CAN kasi sila din ang magiging project engineers, yung mga engineer niya sa province ang magiging project engineers nito. Tayo is more on monitoring, more on validation on the actual accomplishment of the project. Shout out kay Engineer Sharja Adela, yes, Usman, ang ating Mindanao project engineer. Yes. Meron siya, mabigat ang mga project engineer. Sama ang kanyang assistant project engineer, si Engineer Rohaima Abbas. Wow. And they nung wala pong provincial office ng Mindanao, yung dalawa na ito ay galing sa PDD. So, well-trained ito from PDD, na detail na sila sa Mindanao. And now, they are now acting like a field workers, engineers in the area. Alhamdulillah. Si, tanong po tayo dun sa training na iyon. Sir, ano po ang mga paghahanda na kadalasan ginagawa ng PDD para sa mga proyektong ito? Isang kahit isang mabilisang layman's terms lang na bullet points ko man, para lang makita ng mga tao, ano yung proseso ninyo para magawa ang lahat ng projects na ito? How do you do this? Actually, sa amin, kasi what we do is in complementary with other division ni Chad. Mm-hmm. So, no, there is always a joint validation ng ministry kung saan tayo pwede mag-implement. So, our part in the PDD ay to say na pwede siya, technically speaking, as parang comment ng engineer or architect, ito is pwede siya sa bahay at kinitong klase ng bahay. After we validate the area, the ministry will conduct, pinaprocess natin yung lupa na i-donate man siya or bilhin. And then the ministry, after ma-prepare yung mga land documents na yon, and then okay na rin ang area, isasabag natin ito sa procurement. And then the preparation of the procurement, mostly na po falls sa PDD rin kasi since we are also the TWG ng BAC, I am actually the head of the BAC TWG. So we prepare the bid docs and all the technical documents. And then after procurement, at least more or less 3 months ng bidding, ini-implement na siya. That's why during implementation, ibibigyan natin ngayon sa provincial office to take charge this close supervision of project. And what we do in the PDD is, i-monitor natin every time may monthly accomplishment actually ang provincial offices, which we are mandated to monitor yung physical accomplishment nila. So, hanggang sa matapos yung project, ma-turnover, then after ma-turnover ng contractor to MHSD, other division will do the discussion on the processing of the beneficiaries awarding or validation. Depende na yung saan yung process ng other division. Pero actually, nabanggit natin last week kasama si Engineer Yasser Rapan ng ating Chief of Housing and Human Settlements Division. Medyo nagbigay siya ng overview sa kanilang beneficiary validation process. Pero in terms of infrastructure, yun po yung collaboration ninyo with them. Yes. Our output will be their basis doon sa pag-award na nung CAN ng bahay sa mga beneficiaries. Ganun din yung case ng training centers, procurement, and implementation. So, may mga other project tayo na pinapa-MOA sa LGU, sa local government units, na yun, ganun din yung process niya after awarding, signing of the MOA. And then, in fact, last this December, nagkaroon tayo ng MOA signing with LGU Albaca in Pasilan. That project is also SDF 2021. Yung project in DBS, mm-hmm, ay 2021. Same sources of funding. Dagdag po natin sa ating ILUD division, sa kanilang CLUT na activities, sa training sa LGUs, nakabase rin po kadalasan ang pag-select ng mga locations sa inyong comprehensive land use plan. Usually na papasa ng mga LGUs na napipili ng MHSD. Alhamdulillah. Sa mga ganong klaseng process, sir, regardless of kung nakamowa man siya or naka-back procurement siya ng MHSD, ano po yung mga usual hurdles na nadadaanan niyo? Kanina nabanggit natin konti yung prone to landslide and flooding na travels ninyo para lang mag-monitoring. Yes. What are the hurdles you usually face? Napaka-importante sa government servants or in public service na you already know the risk of doing this kind of job. In the field of engineering and architecture,
it is pan, it is kumbaga nandiyan na yan siya, no? So what we do is to really modify lang talaga yung ano, yung paano natin malagpasan yung mga problema. So yung sa amin sa PDD, ang isa sa mga challenges talaga sa amin is yung paghanap ng lupa, no? Kasi bukod sa kailangan natin ma-secure yung location, dapat strategic siya, malapit sa bahay, hindi eh malapit sa mga tao, sa kabuhayan ng tao, yung ganun. So kailangan natin ma-strategize ng maayos yung paghanap ng lupa. Hindi tayo basta-basta nagtuturo kung saan-saan lang. It's really, we really depend on the prerogative decision of the top management of the MHSD, including the provincial offices, kung saan natin pwedeng ilagay yung bahay. Kasi bukod sa our safety, is the safety of the target beneficiaries din ang kinukonsider natin. Kasi sila yung long term na maninirahan sa bahay natin. Very important. Unfortunately, hanggang sa hindi pa na-develop yung location, ang isa sa mga pinaka-malaking napansin ko at least sa inyo is pagpunta sa mismong pagpunta site. Pagpunta. Especially sa ngayon ay may challenge pa kami sa transportation. Wala pa kami vehicle. Bukod sa, ilan ba kami sabi ko? Nine monthly mga division namin ay, yung sasakyan namin ay wala pang naisusapan. Pero hopefully in the future, the Bangsamoro government ay bibigyan tayo, no? Inshallah. Yun nga, oo. Dagdag din, like, we have, like, parang mga parlas na nakatago ng mga locations na ang ganda ng locations, mahirap lang puntahan talaga. So, one of these examples would be sa island provinces natin ng mga locations, kailangan either land travel for more than days or boat travel, which is grabe ang kain ng gasolina. And, yeah. Also, inshallah, ingat po, sabuntahin niyo sa Lagitan. Kasi ito matalik na sumuulan eh. Yes. So I'm very worried sa inyo. That's, that kind of experience actually ay very common. Basta barn employee, alam na alam ang kwento ng geographic location ng barn na may island, na yung magpunta ka sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Even in Ilano del Sur, medyo may paglayo rin dyan na lugar. So alam natin yung kwento dyan, yung experience dyan. Karamihan sa atin ay naranasan yan. What's more important is the reason why we do it, no? So kumbaga yun ang nagiging pushing factor natin, especially ang BARM ay since nag-start ang BARM, alam natin na nag-start ito sa sabi nila na Dubu at Pawis ng Bangsamoro, yun ang parang naging puhunan. So merong inspirational pushing factors ang especially kami ng mga medyo mga bata-bata pa. Kailangan natin bumawi kasi sabi nga ng mga leaders natin sa mga leaders natin sa BARM is parang 40 year of conflict, hindi kayang baguhay ng BARM in 1 year, 2 years. Kailangan magsumikap ang kagaya nyo, kagaya namin, kagaya ng mga young ones and the old ones na rin. Lahat ng BARM to really recover and rehabilitate the BARM situation para mas tumaas ang living condition ng mga From the words of our minister, hindi tayo mag-award ng basta-basta lang ng mga pabahay na hindi tapos or hindi maganda ang status. So, isa sa mga habol niya is may access roads talaga dapat na maganda ang mga projects na ito, inshallah. Kaya, kung tumagal man ang mga projects namin ng unexpected, it's either out of our... Usually, it's out of our hands. Either nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng... kung anumang disgrasya sa mundo, whether it's Paeng, it's Odette, or it's another landslide, please know, kung tumagal man ang mga proyekto ng MHSD, it's definitely out of our hands, but we believe na kung ano man ang trials na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah we will come out. Pero generally, I think most of our project ay doing well in the ground. Yes, true. I think most of our project ay nasa level ng implementation. Ang problema kasi yung hindi pa na-procure. Pero sa case natin, most of the projects are procured and ongoing implementation. In fact, may mga physical accomplishments na tayo. From a citizen's question, sir, anong expected kapag maggawa ka ng mga ganitong klaseng committees? Does it usually take around 3 years or more? You've worked projects outside of farm na ganito. Every 50 units ay at least 6 to 8 months ang implementation from the day na nag-start si implementer. No? So, yun yung parang range ng plan. Nagkakaroon lang ng challenges, nabanggit natin yung geographical location. Kasi may mga
distance consideration dun sa time na kailangan natin mag-consider. No? So, pero generally, ang infrastructure program ng ministry ay talagang nasa ground na ongoing implementation niya. In fact, yung banggitin ko lang yung SDR 2020 natin na nasa more than, nasa 59% na, that's quite a big na accomplishments. Lahat ng project natin is ongoing na. So, hinihintay na lang natin matapos ng contractor. Inshallah. Or the concerned LGUs. Yung lahat ng TDIF natin 2021 ay ongoing na. Hindi ganun kadali gawing ongoing project yung implementation natin on that very short term. Kasi last 20, I think first quarter ng 2022 natin na-receive yung funding and then nagkaroon ng validation and then procurement and then ngayon ongoing na siya. Alhamdulillah. Partida pa yan, konti pa kami. Imagine mo lang, mas marami na kayo na officer. Tapos may talagang settled na yung provincial offices natin. Iaamin. So, considering on those, yung nine na yun, ay at least, I think, apat lang ang plantilla position. When it comes to accountability, magpirma, considered pa rin yun na nagpapabagal sa process. True. So, sana magdami yung plantilla position sa PDD, sa MHSD, para mas magdami yung accountable person na pumipirma ng engineering documents. Shoutout sa MFBM na nag-accept ng ating staffing pattern dyan. With that, sir, I believe tugma na po yun sa ating topic ngayong araw, which was the updates on the MHSD's infrastructure projects. Alhamdulillah, before po natin tapusin ang ating interview, ang ating MHS discusses ngayong araw na ito, baka may gusto po kayong sabihin sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo o nagsusumusubaybay sa ating live stream sa Facebook. Sa Sabang Samoro, alhamdulillah, salamu alaikum. Pagtatrabaho natin sa government is really a privilege and an honor, sa especially sa mga karamihan sa amin sa PDD ay mga bata-bata. No, kami sa PDD, sa Ministry of Human Settlements and Development, are very thankful to work with the government. And we are doing our best na ma-deliver ng maayos yung infrastructure projects, and as much as possible, mabigay natin ng maayos or ma-award natin ng maayos sa mga totoong mahirap na Bangsamoro. Inshallah, magtulong-tulungan natin ito with the help of our leader in the MHSD, Director General Ismail Ibrahim, our minister, si Attorney Hamid Aminuddin Bara, with the leadership of the Bangsamoro, our Chief Minister, Ahog Balawag Ibrahim, pagtutulong-tulungan natin paano iangat ang buhay ng Bangsamoro. Yun po, sa amin sa MHSD, we are the housing arm of the BARMM. Magpo-provide tayo ng bahay, maraming bahay para sa Bangsamoro, as long as meron tayong mayroong ibibigay sa atin na project. I-implement natin ang maayos, amen, inshallah. And with that, yun na po ang ating MHS Discusses segment sa episode na ito ng MHS Delivers. Shukran, shukran, shukran sa inyong pagkikinig at pagsubaybay. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyri Abitemran Muhammad. Muli, kasama po natin ang Chief ng Planning and Design Division ng MHSD, Engineer Zainodin A. Buisan. At kami po ay magpapaalam na para sa episode na ito. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At yun nga po ang nangyaring talakayan sa pagitan po ng ating kabalay na si Ria at ang ating guest speaker sa ating 101st episode ng ating programang MHS Delivers na walang iba kung hindi si Engineer Zainodin Buisan, ang Chief ng Planning and Design Division. Okay, ang dami ho nilang pinag-usapan na kung ini pong napakinggan, eh talaga naman pong napakamakabuluhan regarding the updates of the infrastructure projects of the MHSD. Lahat ho nakuha ng ating kabalay na si Ria mula sa ating tagapagsalita. So according to Engineer Zai, mayroon tayong 2,593 na housing units ngayon na ipinatatayo sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Out of this, kabalay na Ria, ilan ang ready na for awarding or turnover? 257. That's right. Okay. So baka yan huwang lumabas sa ating KKK. Nako, be very keen sa pagkuha ho ng mga
mahalagang impormasyon mula sa ating talakayan. Wala na, ngayon hindi ko na siya gagamitin para sa taking. Under our, yan po yung ating MHS Discusses. Ang isa hong pinakamahalagang portion ng ating programang MHS Delivers. And shout out sa aking napakamahal, no? Minamahal kong ama, no? Walang iba kung hindi si Nukib Abdullah, also known as Salem Abdullah. Diyan po nanggaling ang aking pangalan, Salem, no? Mm-hmm. Ang aking nanay ay si Bayintan, kaya naging Salimbadot. Ay, Salimbadot. Naging Salimbay ang aking pangalan. Okay, thank you so much po sa pakikinig sa ating programa. Hindi po tayo tapos. Bago tayo magtapos, narito muna ang ating segment na KKK na ibabahagi sa inyo ng ating kabalay na si Ria. Ria, go back. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Mm-hmm. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At bagong unang tanongan, assalamualaikum raw, sabi ni Hamja Mika, si ang ating engineer o Muslima kay Abu Sama. Sa sabi niya, my idol engineer Sultan Cardo Buisan. Sisi Moss, magkano ang binayad sa'yo ng Engineer Zai? Tatapatan ni Ma'am Sally. Joke lang. She is watching okay. From the Technical Regulatory Services. Yes. At ang chat na ito sinundan ng ating aking minamahal na auntie Anoria Gampong Muhammad with a huge thumbs up. Magkano ang kailangan ni Ria sa kanyang minamahal na auntie? Okay. Magkano naman ang kinakailangan yung sunod na chatter, Ate Sally? Meron ba sunod na chatter na tapos dyan? Tapos na pa yun ang Sally. Ah, okay. Ayan. Pa-shout out daw. Kaka kay Ama nakikinig. Dyan po sa banda Ama, sa may Mabini okay. Street, Cotabato City, kung saan po lumaki ang inyong lingkod. Sa ako AMA, alam mo yun? Anong AMA? Okay, huwag na, next. Okay, so kabalay na rin para sa ating magic 3 questions. Para sa ating unang tanong, ngayon na nahati ang ating Maguindano province sa dalawa, Maguindano del Norte at Maguindano del Sur. Saan po sa iyo, saan po sa Maguindano province matatagpuan ang Datubla since what? Municipality. Nako, hindi alam ni Kabalay na Hamsari yan. Okay. Alam ko. Ikalawang katanungan. Ikalawang katanungan sa 2,593 units na proyekto ng MHSD, ilan sa kanila ang ipapatayo sa Barangay Lagitan para sa housing development project natin? Akala ko yun ang, itatanong niya. Okay, ilan ang itatayo sa Barangay Lagitan. Datubla, Sinsuat, okay. Na ngayon ay binibisita ng ating PDD team at Maguindanao team. That's right. Para sa kanilang site validation. Okay, pangatlo at huling katanungan. Ang ating Planning and Design Division ay matatagpuan sa MHSD Regional Office sa paungunan ni Engineer Zainodin ay Buisan na kanilang chief. Ilan po ang kanyang staff sa ngayon? Ay! Sa ngayon. Of all the parts of the interview, nako, medyo mahirap-hirap ito. Ilan ang staff? Napakadaming staff po ni Engineer Zainu. Ha-ha. Abuisan sa MHSD. Kung yan, marami. Hindi tayo aprobahan ng MFBM sa sunod na staffing pattern natin. Ang dami naman ng single digit na yun. Ate Mas, mag-text ka. Huwag ka mag-chat. Okay, Kabinary, how are they going to send their correct answer and details? Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ayun, yun po ang ating magic text line. Diyan po ninyo i-text ang inyong mga kasagutan kasama yung mga detalye ang kailangan po ng ating kabalay na si Ria para manalo kayo ng 100 peso load. Yes, that's right. At dahil dyan, bago tayo magpaalam, dahil inaasahan natin na atin pong i-celebrate ang ating Bangsamoro Foundation Day ngayong January 21, kabalay na Ri, meron na ho tayong tema yes. Para sa ating celebration at yan ay let's read together. Kabalay na Hamsari. Hanapin ko muna. Sige. Hanapin nyo. Nahanap ko na. Sabay-sabay tayo magbasa. Kabalay na Hamsari, nasa MHSD chat room. Ready? Okay. Ready ka na ba? Ready, 1, 2,
1, 2, 3. Hindi pa nag-practice. Ang ating tema para sa ating Bangsamoro Foundation Day ngayong taong 2023 ay sama-samang magtataguyod sa isang mas mapayapa at mas masaganang Bangsamoro. Okay, thank you so much Bangsamoro Information Office for sharing this. Yan po ang ating theme ngayon na pinakahihintay ng bawat ministry. Okay, at ngayon at tayo ho ay kailangan na magpaalam sa ating 101st episode ng ating programang MHS Delivers. Dahil ang oras na po natin ngayon ay alas 12:24 na po ng tanghali. Sa ngalan ng ating ministro sa MHSD-BARMM na walang iba kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang nagsabi ng ating one of our hashtags, at kakiwat ho ang ating ever coolest Director General Ismael Ibrahim, at sa ngalan ni na ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintamaran Muhammad, stay safe, stay selfish. So stay safe. Like, bantayan ninyo ang isa't isa, please. And then, oh, kasama si na. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS Technical Staff, Sir Datu, as a doubt, Sir Elman, Sir S. Ugaw, at ang ating kakibat from the technical staff ng DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, thank you so much, Kabalay na Ri at Kabalay na Hamsari. At ito po ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, a.k.a. Sally, na nagsasabing huwag ho nating kalimutang isa puso, isa damdamin, isa isip at isa gawa ang ating mga hashtags na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Wabilahi Taufik, wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating 101st episode. Ang inyong lingkod, nagsasabing assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.